Hi guys, my name is Marv and welcome to my YouTube channel. In today, I will show you kung paano mag-create the new documents sa inyong canvas. Okay, so first, open muna natin ang ating Adobe Photoshop. By the way guys, this video is para sa mga beginners o sa mga nagsisimula pa lamang sa Photoshop. And before we start, I encourage you to subscribe my channel and click the bell icon para ma-notify kayo sa mga newly uploaded tutorials. And guys, this is it na. Naka-open na ang ating Photoshop. So may 3 ways para mag-create ng new document. So first, hindi dito, meron sa labas. Click lang natin to. Lalabas yung ating bagong windows. So close natin to. Ito yung first way. Kasi may 3 ways tayo para gawin yan. So next, meron tayo dito yung file. Click nyo lang and may new. Then, lalabas ulit sa editor. Third naman, nagagawin natin is shortcut na, which is control N. And then, boom. Lumabas na siya sa bagong labas ng window na to. Okay, first, nakalagay dito, nasa recent tayo. So, ito ang recent item. Ito yung mga ginamit ko dati na sizes. Ito yung mga pinagamitan ko automatically na masisave siya dito. So, katulad nito, 8.5x11, which is ito ang sukat ng isang bond paper. Okay, sige. Next naman, meron tayo dito sa kabila. Dito natin i-customize yung sizes na gusto natin. So, first, meron dito preset details. Dito sa title 1 na to, papalitan nyo lang to ng desired na pangalan na gusto nyo, ang desired title. Okay, for example, ang lalagay ko as sample 1. Okay. Sample 1, then dito may width tayo, which is ang width. Ito yung lapad. Yung lapad ng yung canvas. So, 8.5 at yung height naman dito nakalagay 11. So, ito ay nilagay ko katulad dito, 8.5x11. Sabi, ito yung ginamit ko nung nakaraan. So, 8.5x11 yung height. Ito naman yung taas. Taas ng yung canvas. Then, dito, ang nakalagay dito is inches. Pwede nyo palitan to. Meron tayong pixels, centimeters, millimeters, points, and ticks. Ito yung depende kung anong hinahanap. Kasi di ba kadalasan, halimbawa sa Facebook, may makikita ka sa Facebook na ganito pixels ang hinahanap at hindi inches. So, i-click lang natin itong pixel, then papalitan mo siya kung ano yung sukat na ibinigay nyo dun sa timeline cover mo, dun sa cover photo mo. So, kung hinihingi naman sa'yo katulad nyan, gusto mo mag-print sa papel, ang gagamit na mo dyan, inches. Or kahit centimeters kung yun ang hinahanap. Pero para sa akin, inches, and by default, inches din ang ginamit dito. Kasi mas madaling matandaan to. Mas madaling magbilang sa inches kaysa sa centimeters, lalo naman sa pixels. Okay, may orientation tayo kung gusto nyo i-switch as portrait or landscape. So, pag-click natin to, makikita natin yung width and height niya is mag-switch. Ayan, naka-landscape siya. Kasi ito naka-orientation. Naka-portrait siya. So, ditong artboards na to, sa susunod, i-explain ko sa inyo ano ang meron at ano ang kahalagaan ng my artboards pag chinek natin to. So, ngayon, i-uncheck lang natin siya. Huwag natin siyang pakilaman. And then, resolution. Ito, i-explain ko din sa inyo kung anong kahalagaan ng resolution sa bawat canvas na ginagawa. Ang by default, 72 resolution lang siya, pixel per inches. Meron dito pixel per centimeter, depende yan kung centimeter yung nandito nyo, siyempre pipiliin nyo ay centimeter dito. Kung inches by inches, pwede ka naman ito. So, ang preferred kong resolution pag gagawa kayo is 300. Kasi pag mas mababa to, mas malaki ang tendency na maging pixelated ng yung gawa. Yung canvas. Pero dito, kapag mas mataas siya, mas maganda sa tingnan, mas sharp ang dada. So, ang color mode natin, meron tayong RGB, grayscale, CMYK color, and lab color. So, ito, explain ko rin ito sa mga susunod natin pag-aaral. Ano ang meron dito? 8-bit, iwan natin yan. Ito yung mga background contents. Ito yung background color na lalabas kapag sa canvas mo, kapag nag-create ka na. Halimbawa, diba, pag meron tayong mga canvas na binibila, kadulbang paper, kulay puti siya, di ba? So ito, kung gusto mo kulay black siya, palitan mo lang siya ng black.
tatawin sa mga sarili mong color. Pwede may customize isang color na gusto mo. Kung red, lalabas agad as red. So, cancel. Wala natin yan. And then, advance, hindi natin to, pwede pa naman. Wala naman masyadong dapat palitan dito. So, leave it there. Ito. And then, pwede mo na siyang i-create. Kung gusto nyo. By the way, meron tayo dito mga naka-hidden tab sa taas. So, ito ang photo. Itong save. Dito naman si-save yung enabled preset na gusto mong sizes. Kasi naka-save na siya. Okay na. Hindi ka na maghahanap. Kasi in case na matabunan sa recent items yung ginawa mong sizes. Okay. Dito sa photo, ito yung mga photo print. Yung mga wallet size na mga lalo na sa mga pag nagdenegosyo dito ng mga printing shop, ito, meron na dito naka-default na sizes. Kung nandito pa, search ka pa sa internet anong size na ba nito. At dito, naka-save na siya kung anong mga size na gusto mo. 2x3, 10x8, 3x2, 6x4. Then, next natin sa print tayo. Ito na yung mga size ng mga papel natin. Like letter, ito yung sukat ng isang bond paper, short bond paper. Legal, is the ay sukat ng isang long bond paper. Limit A4 size tayo is American size ng papel. And then so on and so on. Marami. So hindi mo na kailangan maghanap pa ng o mag-search pa ng sizes na kung saan. Kasi dito, nandito ko sinabing gusto ko ng A3 size ng papel. Yung dito, i-click mo lang, makakapag-edit ka na kagad. Then next natin, meron tayo dito art and illustration. Dito naman yung mga posters, postcards, and mga malalakihan talagang gawa. Maganda dito kasi ano siya, high-end ang nagagawa mo dito. The next is when kayo ay web designer, hindi dito, meron tayong mga sukat na ng kanilang mga screen. MacBook Pro 15, web large, web medium, web minimum, ayun yung mga sukat niya. So, okay na okay talaga itong new update ng Adobe Photoshop CC. The next, may mobile tayo. Kung mahilig kayong mag-design sa mga mobile phone, ito meron tayong sukat na dito. iPhone 8, 7, 6, iPhone Pro, Microsoft, and so on. Maraming bagay kang magagawa dito. Then, film and video for the filmmaking. Kung may pipin videos, meron na dito mga sizes na pwede mo pilihan. So far, ganun ang ating yun ang kahalagay itong bago nating natutunan. So, try natin i-create na to. So, siguro yung hinihintay nyo kung ano ang lalabas dito. So, let's create. 7x5 siya. I mean, kailangan siya ay naka 8x5. Ayan, okay. 8x5. Then, create natin. At ang kalalabasan niya ay ito. Okay. I hope so meron kayong natutunan sa akin. At don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the bell icon para ma-notify kayo sa aking mga susunod pang mga tutorials. So, thank you guys.